Hello everyone! Welcome ulit sa vlog ko. Today, welcome dito sa panibagong advices episodes natin kung saan magbibigay tayo ng mga advice about sa buhay, kung paano ma-improve yung buhay, at yung buhay natin mismo, hindi natin ma-improve. So ngayon, tuturuan ko kayo, bigyan ko kayo ng 5 tips or habits na kailangan nyong gawin kung gusto nyo talaga mag-improve yung buhay nyo. So yung unang habit na kailangan nyong i-practice, kailangan nyong gawin, kung gusto nyo mag-improve yung buhay nyo, is kailangan nyo magbasa ng mga libro. And grabe talaga yung impact niya, no? Kasi meron kayo nakukuha mga tips, mga advices rin sa buhay, no? So, dapat yung librong babasahin nyo, hindi siya yung about sa mga fictional, ganun, hindi siya about yung sa mga characters. Dapat kailangan siya sa mga librong katulad ganito. Katulad ni Robert Kiyosaki, yung about sa mga pera, yung mga atomic habits. So, mga ganito mga libro, malaking tulong niyan, and mas madami tayong natutunan, nalalearn, madami tayong na-acquire ng mga skills na pwede nating i-apply sa sarili natin. And the second one naman, para mag-improve rin ang buhay natin, kailangan rin natin ng physical exercise. So madaming klaseng physical exercise yan, workout, jogging, running, yun lang naman yun. Kailangan din natin ito, guys, no? Kasi kung nilalabas natin yung mga stress natin sa pag-workout, sa pag-jogging, mas lalo na i-improve yung mood natin kada araw. For example, start natin yung araw natin sa pagtatakbo, no? And always ko din yung ginagawa kung walang pasok, and grabe talaga yung impact niya. Na grabe talaga siya, nakakatulong sa buong araw, parang nagagawa ko lahat ng mga bagay na kailangan ko gawin sa isang araw. Parang hindi na ako nagiging tamad. Mas naging energized yung katawan ko throughout the whole day dahil sa pag-jogging, no? And kayo bahala kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo sa workout, pwede din naman calisthenics or bodybuilding. Sa inyo na yan. Or pwede din kayo mag-jogging, mag-running, mag-sprinting, mag-walking. Basta everyday, gumagawa tayo ng mga physical exercises na planado, no? Maganda talaga to sa katawan natin, and mas na-improve rin yung weight natin, and mas na-improve rin yung mental health natin dito. And the third one naman, dapat kailangan meron kang skill. Kahit anong skill yan, pwede video editing, pwede photo editing, pwede photography, videography, paglilinis ng CR. Huh? Yun, dapat kailangan meron kang skill. Dapat meron kang may alam, ganun. Kasi importante din yan para may improve rin yung buhay mo. Kasi yung mga skills na yan, pwede mo yan i-master at lalo pang napag-aralan mo, mas lalo mo yan magagamit sa totoong buhay. At pwede mo rin yan gamitin sa pagkita ng mga pera. At pwede mo rin yan gawing pamumuhay mo. Siyempre, dapat maghanap ka muna kung ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay. Kung gusto mo maging gamer, siyempre mag-improve ka sa mga paglalaro mo sa mga games. Kung gusto mo maging media editor, siyempre gusto mong matutunan muna yung mga simple video editing skills para mas maging mas maganda talaga yung skills mo kung tutunan mo ito in the long term. Siyempre, guys, kailangan talaga natin ng pag-aaral. Hindi tayo pwede lang maging videographer ako. Siyempre, magbibideo ka lang ba? Magbibideo ka lang ba kagad? Diba? Hindi. So, kailangan mo muna pag-aralan ng mga bagay. Kung ano talaga yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Consider mo talaga ito kasi importante rin ito. Para mas ma-improve ang mga buhay natin, dapat meron din tayong mga skills. Kahit anong skills, basta nakakatulong siya sa totoong buhay at nagagamit mo rin sa sarili mo at napapasaya mo rin ang sarili mo. And the fourth one naman, dapat kung may family ka, ini-spend mo rin yung time sa mga families mo. Pwede rin sa pag-uusap sa kanila, pagbabanding sa kanila, paglalaro kasama sa kanila, paglalaro naman kung ano-ano, no? And yun, kailangan rin talaga ito, and importante rin talaga ito. Importante talaga ang pamilya sa buhay na to, guys. Si sila yung nandyan sa atin parati, sila yung gumagabay, sila yung nagsusupport sa atin. It can be financially, no? Ganun. And mag-spend kayo ng time, bigyan nyo rin sila ng time. Huwag puro cellphone or computer or kaibigan lang. Always ring natin aalahanin yung mga families natin na nandiyan sa atin palagi kung nasa mga darker times tayo, no? Trust me, kung mag-i-spend time ka sa family mo, mas lalong lumalago at nagiging bond yung family nyo, or mas nagiging
makapit sa isa't isa o hindi kayo lumalayo at palagi nandyan ang bawat isa sa likod nyo. And the last habit naman na kailangan din natin gawin is kailangan natin mag-reduce ng screen time. No? So importante talaga ito ngayon kasi all the time parang nakikita ko yung mga edad ko, parang nandyan lang na sila palagi sa harap ng cellphone nila. Or kung hindi sila nag-uusap, nag-cellphone sila. So ang pangit, diba? Meron kayong bonding, mga asing mga kaibigan, tapos nag-cellphone kayo lahat, diba? Parang iba. Kasi kung cellphone lang tayo ng cellphone palagi, araw-araw, hindi natin binibigyan ng time ng utak natin na mag-isip ng mga bagay-bagay na tungkol sa buhay natin. Yung utak natin nandun lang sa cellphone, nakadikit. So parang wala na siyang takas, nandun na lang siya palagi. And yun ang mga limang habits, guys, na ginagawa ko as a 17-year-old teenager na ma-improve yung buhay ko, no? And masaya talaga ako na may share ito sa inyo ngayon dito sa YouTube channel ko. And sana gawin nyo rin, no? Importante talaga mga itong mga bagay. Simple lang siya, pero kung ginagawa nyo siya in the long run, in the long term, mas lalo siyang nag-grow sa sarili mo and mas nagiging mas importante siya. And mas lalo siyang nagkakaroon ng malaking impact sa buhay niyo kung ginagawa niyo to siya araw-araw. I hope meron kayong natutunan sa video na to, and sana nandiyan pa rin kayo nanonood hanggang dito sa dulo ng video na to. So yun lang, guys, thank you talaga sa panonood and see you on another vlog on next week. Let's go. Bye-bye. Thank you, guys.